Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Ito po mula yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Nagbabalik po. Ayan, so matagal tayo na busy kaya hindi tayo nakagawa ng mga video. Anyway, ngayon po ay tuloy-tuloy na ulit tayo. Paunang video natin sa ating pagbabalik, sisilipin natin ang ginaganap po na PDA World Rapid and Blitz Chess Championship 2021. On the board tournament po ito sa Warsaw, sa may Poland po. Ngayon po ay day 2 po ang aking titingnan, round number 7, kasi very exciting ang labanang ito. Ito po ay sa pagitan ng inaabangan ng lahat. Grandmaster World Champion Magnus Carlsen laban po sa Rising Star. Naku po, talaga namang matindi. Simula po na ng 2800 dito, ngayon lang sila maglalaban. Si Grandmaster Alireza Firuja. Ito po ay round number 7. Anong nangyari? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Magnus Carlsen. Ang tinira niya, E4 and Alireza, yung kanya pong paboritong karo ka ng pinawalan. So nag D4, D5, and then E5 advance ang binigay ni Magnus. After E5, Bishop F5, lumalabas talaga yung Bishop bago po mag E6. Magnus Carlsen, medyo agresibo ang pinilang linya. Ang mga common kasi dito, Knight F3, H4, ganyan. Pero si Magnus, grabe, nagpawala agad. C4, biniyak yung gitna. Pagka C4, nag E6, and then Knight C3 lang, Knight E7, yan, mga normal development po yan. Nag H3 naman si Magnus, ang common idea niyan, kaya po nag H3, dalawa yan eh. Pwede po siya mag G4 later on, pwede din pong pagka Knight F3 niya, ayaw niya pong mapin. Ayan, so ginawa po dito, nag Knight D7, common na development talaga yan sa karukan, nag Knight F3, at dito, medyo tumira, nakakaiba. Ito pong si Alireza, kasi ang common po na ginagawa dito, kaya po hindi nagsisipor agad ang white, kinakain po kasi. Kakainin din, tapos nagkakaroon ng knight po sa b6, threat yung bishop, tapos nagkakaroon ng square sa d5, and then yung pawn po sa d4, medyo backward. So yun po yung nagiging play ng black dito, pre-pressure nun po yung d-file. Ganyan ang nangyayari. Kaso, Alireza, ang ginawa niya po ay medyo kakaiba eh. Kasi instead of taking the pawn, siya po ay nag-bishop g6 atras. Which is, linya din naman po, no? May gumawa na niyan eh. Ang idea po niyan, magna-knight f5. So, binibigyan ng square yung knight po sa f5. So, ang ginawa ni Magnus, tumira po ng nobility. Ayan. So, nalaro na po kasi ito before. Ang ginawa po, nag-bishop e2. But Magnus Carlsen, instead of bishop e2, nag-b3 lang. Ayan na po yung pinaka-nobility ng laro. So, after b3 lang, ang gusto mangyari ni Magnus siguro, kainin mo yan, kakainin ko yan ng pawn para wala kang knight d5. Baka yun ang pinaka-plano niya. Ito naman pong si Alireza, nag-knight f5 lang, tumalon na nga. Pagkatalon po, bishop e2 develop, nag-bishop b4, pinin, dinipensahan yan, bishop b2, and then nag-castling pareho. Ayan. So after castling, kung titingnan nyo ngayon yung position, sabi ko, paano kaya magiging play dito ni Alireza? Kasi wala na siyang takes eh, dahil may pawn takes eh. Covered yung d5 eh. Nung sinisilip ko, para pala tong French. So, ibig sabihin kung French siya, kailangan mong mag-break sa F6. At yun na nga po yung ginawa yan. Very typical break po yan para mabuksan yung F-file. Ayan. Ang kagandahan dito, para siyang French. Pero nakalabas po. Ito pong bishop eh. Hindi bad bishop sa C8, no? Anyway, tuloy po natin. Nag A3 si Magnus. Umatas yan, bishop A5. At pag bishop A5, kinain ni Magnus yung D5. At pagkakain sa D5, medyo napaisip dito si Alireza. Kasi kung titingnan nyo, yung oras niya po 11 minutes and 44 seconds. Tingnan nyo ha. Pagka-design niya po ng C takes D4, ayan, 9 minutes na lang. So, mahigit 2 minuto po ang binabad niya, no? Ibalik po natin, no? Tingin ko, iniisip niya, pwede din po kasi mag e takes d5 eh. Ngayon, pag nag-e takes d5 ka, magkaka e6, ayan. So, medyo naaalangan siya dyan. Ang tanong, yung bang po na yan ay magiging problema o magiging weakness ni Magnus? Kasi medyo overextended eh. Pero pagka tulak kasi, example, gumalaw ka, nag-knight b8 ka, titirahan ka lang bishop d3. Ayan, tapos tutulungan na yung pawn eh with the rook e1. At hindi po mapapabagsak na madali. Kaya ang ginawa po ni Alireza, after thinking, sabi niya, medyo mahirap yon, so pawn takes na lang ako. Ayan, so pagka pawn takes niya po, nag-pawn takes f6 si Magnus, kinain po yan ng reyna, nag-rook c1, nag-knight lang po sa h4, pinapalit.
Ayan na nga, no? Nung sinisilip ko ito sa left side ko, paano kaya gagawa ng play si Alireza? Ang nakita ko, knight d6, and then dito. Ayan, pero siya po, nag knight h4, pinalit yung kabayo, kinain lang yan ni Magnus, kinain lang din ni Alireza, and then nag b4 na nga si Magnus. Ayun, so ang pinaka-common na play naman dito, kung French setup ang iisipin, kasi weakness po talaga ng French is e6, ang white naman, yung d4. Okay, so ang kadalasang ginagawa, yung knight tumatalon sa a4, nagna-knight c5, tapos bishop f3 dito. Pressure rin lang po ito pong e6. Ang ginawa ni Alireza, pagka b4, kasi nga inaatake yung bishop, hindi po pwede yung bishop c7 eh, may knight takes d5 po, malilibre. Kaya ang ginawa, nag-bishop po sa d8. Pagka bishop d8, bishop g4, and then nag-bishop f5, ayun, pinalit yung bad bishop. Kinain naman niya ni Magnus, kinain ng tore, nag-queen e2, okay, pressuring po yan dito sa e6, nag-knight f8 para depensahan, and then Magnus Carlsen, akala ko mag-knight a4 na, eh, hindi eh. Siguro ang naisip niya sa knight a4, may b3, kaya ang ginawa, nag-knight d1, ayan. So gusto po i-maneuver yung knight, at the same time, ma-discover po yung bishop kasi na-atake po yung d4. So after knight d1, nag-bishop b6, dinagdagan ng pressure, nag-knight e3 lang, bahala ka dyan, atakihin ko muna yung tore. So pagka knight e3, takbo yung tore, nag-rook g5, at yan po ay hindi nagustuhan ng engine world. Nakita nyo, umangat, no? Umangat. At pag-angat po niyan, nag-f4 lang dito si Magnus Carlsen. So pagka f4, nag-rook lang po sa g3. Gusto po tikman ito pong h3, kaya nag-king move si Magnus. Pagka king move, nag-rook g6, umatras eh. Kasi po pag hindi siya umatras, ipipin siya. Yari po yung reyna. Kaya nag-rook g6, nag-knight g4 naman si Magnus, hinarangan ang tore para hindi po maka-check dito. Nag-queen d8, bumalik lang. At pagkabalik po, nag-a4 lang si Magnus. Grabe ang simple ng approach ni Magnus, nung sinisimplehan lang. So, ang a4 po, parang sa akin, parang napaka-slow. Pero okay lang po yan. Kasi kung titingnan nyo ngayon, ibalik natin. Ah. Kung tingnan nyo po yung position. Kaya, this is considered as a bad bishop. Wala po siyang nagagawa kundi dumipensa. At yung a4 po ay solution po para mawala yung bad bishop. Kasi intending to go b5 po yan. And then bishop a3, atakahin po yung kabayo. Tapos mawawala ng depensa ito. Ma-extension pa yung bad bishop mo. Ganun po yung gustong mangyari. So nag-bishop c7 dito si Alireza. Nag b5 na nga si Magnus. Bishop d6, ayun, prinibet po yung a3. Kaya pala pumunta ng c7. So nag-rook c3 lang si Magnus. Gusto pa mag-bishop a3 pa rin eh, para mawala yung bishop. Nag-rook c8. Pagka-rook c8, kinain lang yan ni Magnus. Kinain lang din. And then knight e5. Aba, tumalon na yung kabayo. Ina-atake yung tore. So dito po, no, pag kinain po itong e5, yari ka po dyan eh. Kasi kakainin niya ng bishop. Tapos yung bishop, hindi na completely bad. Pwede na pumunta dito, may counterplay doon. Pwede din po makapag F5 mamaya after G4. Yung tore, oh, grabe, kulong na kulong. Parang walang silbi po sa G6. Kaya ang ginawa po dito ni Alireza, eh, nag-rook F6. Pagka-rook F6, nag-rook C1, inatake yung reyna. Queen D8, umiwas. Dinipensahan po yung pawn sa F4 by playing G3. And then, nag-rook F5. Ang rook F5 with the idea of G5. Ayun, so bibiyak. Gusto niya pong kumounterplay na kasi yung tore walang ginagawa dun eh. So nag-queen D3 lang dito si Magnus. Nag-G5 na nga. At eto po palang idea ng queen D3 na yan. May knight G4. Ayun. So because of the G5, nagkaroon ng weakness sa H6. Nag-king G7 and then knight E3. Ayun, so sinasapul po yung tore. Nag-rook F7. F5 naman ang pinawalan. Grabe, binibiyak ang gitna. Pinapawik yung D5. Pag kinain mo, may knight takes. Ganun po ang gusto mangyari dyan. Hindi kinain eh. Nag-queen D7 lang. Nag-rook F1. Nag-H6. O, dinipensahan. Nag-king G2 lang dito si Magnus. Aba, oh, simple lang. So, might step lang. Umiwas lang sa mga possible pin. Ayan. So, pagka-king G2, nag-king G8. At after king G8, knight G4 ulit, iyakan time si Alireza. Anyway, kung titingnan nyo po yung oras ng loot, 3 minutes may git si Magnus, 1 minuto na lang si Alireza, so nahihirapan na po siya. Ito po, iyakan time na kasi hindi po madepensahan yung H6. Grabe. Hindi madepensahan, ano pandidepensa mo? Hindi po pwede pandepensa yung tore, magkakaroon ng check sa F6. Ngayon, pag ikaw ay nag-king move, which is yun na nga ang ginawa, nag-F6, ayan na.
Persadong umalis yung hari, 1986, na libre yung pawn, inatake yung kabayo, umatras lang yan, 1 pawn up na malinis, walang kapalit. So definitely this is already winning, plus lamang pa sa oras. Ang ginawa, tuloy natin, nag-queen lang po sa e8, nag-bishop po, pinalit. Kinain lang din. Nag-queen sa c8, gustong pumasok. Nag-rook c1, huwag kang papasok, baby. Nag-queen e8, nag-knight e5. Ayan, grabe, no? Hindi po makalis yung reyna. Sana, para kung ma-underplay dito, malilibre po yung kabayo, eh. Ayan, no? Mali pa yung araw. Anyway, nag-king g8, dinipensaan, para siguro tatalo na yung reyna. Nag-queen lang po sa f3, hindi ka pa rin makapasok kasi kakainin. Ayan, so nag-queen d8, nag-rook lang po sa F1, dinipensahan yung pawn, gusto na sigurong itulak, or if not, pwede mag-queen G4 para may bantay yung pawn sa F6, nag-king H8 lang, nag-queen E3, ayun na nga, inatake nga yung pawn sa G5, nag-queen C8 naman, gustong tsumek pagkakain, no? Etong si Magnus, madamod din eh. Sabi niya, wala, walang check, rook F2. Binantayan lang, nag-G4, binigay, pero si Magnus, ayokong kainin niyan, H4 lang ako. Kasi anytime babagsak yan, nag-rook h5, nag-knight f7 check, nag-king move, hinarangan knight g5, at sa sobrang lungkot ni Alireza, nag-resign na lang. Nag-resign na lang. Alam niyo po kung anong kasunod? f7, and then check sa e5, at halos pamati-mati na yan, sir. Kaya nag-resign na lang. Anyway, grabe. So, ayun, yung tinatanong nyo, kaya na bang sumabay ni Alireza? So, this is a rapid event, at mukhang hindi pa. No, so magkakaalaman niyan siguro sa standard. Anyway, dahil dun po, grabe, after ng day 2 ng tournament, after 9 rounds, leading na po si Magnus Carlsen with 7.5. Ito po ang kanilang standing. Ayan, so leading po si Magnus Carlsen with 7.5, at ito ang very surprising, no? Ito pong si Grandmaster Abdusotorov Noderbek ng Uzbekistan, 7.2nd place. Grabe yung pinakita ng batang ito. Tinalo niya po si Caruana and si Aronian. Draw with Yan Nepomniachtchi. Grabe. Grishuk, Anyan with 7 points. Yan Nepomniachtchi, 7 points din. At si Duta po, no, tinalo ito ni Magnus ng round number 9, 6.5. And together with Jubaba, Van Poris, Alireza, Nakamura, Caruana, Cheparaneob, Hobanishan, and Amin Basim. Ayan. So, ang dami malalakas kung titingnan nyo eh. Si MBL nandyan eh, kaso nagkakalat eh. Nasaan na si Papa MBL? Ayan si Giri nandyan din oh. Nasaan na? Nasaan na si MBL? Ayun si MBL, 5 and a half lang. Grabe no? Ganyan talaga ang chess. Hindi mo masabi no? Hindi mo masabi. Anyway, marami pong salamat sa inyong suporta. Sana po patuloy nyo pong panoorin yung video natin. At kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe, sana po masuportahan niyo ako by subscribing and following sa aking Facebook page. Maraming salamat po ulit. Muli ito ang coach, Pini Master Daniel Causo. Nagbabalik. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.